Hey. Hello mga ka-DIY, welcome na naman sa ating panibagong video kung saan ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-install ng OS sa inyong PC. So, kung matatandaan nyo, gumawa tayo ng bootable flash drive sa nakaraang video natin. So, mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo lang sa link na to. Okay, sa mga ready na, umpisa na natin. Sundan nyo lang yung steps na to, guys. Madali lang to. Fast break lang, so mabilisan lang ang installation to, guys. Alright, so first thing to do, guys, insert nyo na yung thumb drive ninyo, yung flash drive ninyo, and then go to your BIOS. Okay, so sa mga tatanong kung paano pumunta sa BIOS ninyo, hit nyo lang yung delete or yung F2 during yung restart nyo ng PC ninyo. Okay, so bago mag-open yung sa BIOS ninyo, kailangan ma-pindot nyo na para makapasok kayo sa BIOS. Okay, so ang gagawin natin dito, guys, kailangan natin i-priority yung ating flash drive para yun yung mabasa ng ating PC pag nag-install tayo. Ayan, test starting. Okay, so nakita nyo, pinindot ko lang yung delete or F2, and then let's go to advanced mode. Hit okay lang, then dito sa boot, ayan. Okay, so itong boot option priorities, ayan. So yung una, ang nakalagay is yung ating SSD. So, dapat yan itong flash drive natin. So, dapat naka-number 1 siya. Yan. Ito siya dapat. Option number 1 siya. And then, number 2 yung ating SSD. Right. So, kailangan itong save, guys. Pag pinindid nyo yung exit, tatanungin naman kayo kung isi-save yung changes. So, save nyo yung changes, guys. Antayin lang natin mag-boot yung flash drive natin, guys. So ayan, medyo matagal lang ng konti. Antayin lang natin. So yan na, guys, yung interface. So next lang to, guys. Sundan nyo lang yung step. Wala akong ibang gagawin dito. So next lang. Ayan, guys, so sa mga wala pang product key, o kaya kung hindi nyo matanda yung product key nyo, click nyo lang muna yung I don't have the product key para mag continue kayo sa installation. Or kung meron na kayong product key ng OS ninyo, ilagay nyo na siya dito. Alright, so sa akin, hindi ko matandaan yung product key, so i-enter ko na lang siya later. Yan, so pamimiliin kayo kung anong gusto nyo i-install. Yan, so bahala lang kayo mamili, may home, education, tsaka ito. So, ito yung mas gusto kasi sa kanila. Yan, Windows 10 Pro. Okay, so next. And then dito, guys, huwag itong upgrade ang pipiliin nyo. Dapat itong custom installation. Okay, so, yan, dapat.
para pumasok kayo dun sa partition. Yan. So since meron ng existing to guys na OS, naka-partition siya. Pero sa inyo, kung wala pa, ganito ang itsura niya. So, papakita ko lang sa inyo guys para. Yan. So ganyan ang itsura niya pag wala siyang partition. Okay, so kung malaking space yung SSD nyo or yung HDD nyo, dyan nyo siya ahatiin kung anong, kung ilan yung i-allocate yung size. Okay, kung pwede nyo gawing tatlong partition, apat. So normally naman yung mga 1 tera, ginagawa lang natin yung partition yun para hindi mahirapan. And then sa case na to kasi guys, maliit lang yung SSD natin. So hindi ko na siya lalagyan ng partition. So click lang yung new. And then yan, dyan yung siya hahatiin guys, i-minus ko na lang. Important. So sa case ko, hindi ako maghahati. So i-apply ko lang. Okay, so click lang mo ako. Ayan guys, so naging 4 partition siya. Huwag natin itong pakialaman kasi ito yung main partition kung saan tayo mag-install. So kailangan mo natin siyang format to make sure na malinis yung ating SSD or HDD. Okay. So that's it guys. So next lang. Ayan guys, yung installation ng Windows, then yun lang siya. So, fast forward na lang to guys ha. Balikan ko kaya kung patapos na siya. Alright. So before nun, sa mga pag hindi pa nakasubscribe, please subscribe kayo sa channel ko para sa mga susunod na pang amazing DIY tips at saka tutorial natin. So abangan nyo guys yung mga ibang exciting videos natin. Yes, yes lang. Next, next lang yan guys. So, yun na siya guys. Install na natin yung ating Windows 10 OS. So, hope may natutunan kayo sa video natin guys. So, abangan niyo ulit yung susunod natin mga tips and tutorials. See you next time sa ating video. Bye!